Ngayong episode naman po, iba't ibang klase ng mga prutas dito sa Hanoi, Vietnam ang ipapakita sa inyo. Mga ka-agri sa agri, ngayong episode po, lilibutin po natin ang Hanoi, Vietnam at ipapakita ko po sa inyo mga iba't ibang klase ng prutas dito na pwede nating matikman. Nakakamangha po kasi makita ang lalaki po ng suha, ang lalaki ng kanilang mga pakwan dito at iba-iba pang prutas. Gayun din ang kanilang dalanda na sa atin maliit, dito napakalaki. Gayun din po, ito pong suha, nakikita nyo yung kulay pula na yan, ayan po ay suha. Nakakamangha po. Ngayon lang po ako nakakita ng suha na pula. Baka sa inyo sa mga taga Davao, meron tayo niyan. Ako po ngayon lang nakakita niyan at sobrang gusto ko na yan tikman. Yeah, libot-libot lang po tayo dito sa Hanoi at napakaraming prutas. Pwede na lang ibulsa. Ngayong Lunar Year, iba't ibang klase po ang kanilang mga ginagamit para magbigay po ng simbolo at na maghatid ng prosperity sa kanilang bahay. Ito po ay tamarind. Marami rin po nito sa Pilipinas. Pero kitang-kita nyo naman, ang daming tao na mimili dito. At sandamakmak po ang pipiliin nyo dito. Hindi ko na alam kung anong pinipili nila, pero sa akin, para pare-pareho lang ito. At the end of it, it's symbol of prosperity. Dito lang po tayo makakita ng papaya na nasa paso, pero napakalaki ng bunga. Halos ngayon, no, gabraso na natin to. Mas malaki pa actually. So lahat po ng ating mga ikutan dito, makikita natin mga unique, mga kakaibang mga prutas dito sa Hanoi, Vietnam. Yan, so meron tayo dito nakitang chesa. Ito pong chesa ang tawag sa kanila, chungga. Chungga? So hindi ko mapronounce na maayos, yun daw po ang tawag. Pero sa English, tawag din nila ay chicken egg. Mukha daw kasing korte ng itlog ng manok. Meron tayo dito balimbing. Ito po yung balimbing nila. Tawag nila dito ke. K-E-H, ke. So balimbing na lang natin tawagin para hindi tayo malito. Yan. Yan, so mas malalaki po yung balimbing na nakita natin ngayon. Yung kanina, medyo hinugnas, maliit. Ito naman, napakalaki na nila ng balimbing nila dito. Hindi ko alam na popular din dito sa Vietnam yung balimbing. At nagkakahalaga po ito ng 92 pesos per kilo. At maano rin din to, siguro maasim-asim din dito. Nahihiya na akong amuyin kasi bawal daw amuyin. Pag inanam mo, bibilin mo na. Yan. So ikot pa tayo. Ito naman po, napakaraming homesiam o chico sa atin sa Pilipinas. At tinanong ko sa kanila, ito daw ay nagkakahalaga ng around 3 USD. At so around 160 pesos per kilo. Ito po ang kanilang chico dito. So ito naman po, mga guwapol, bayabas. Ang tawag-tawag nila sa kanila ay oy. Oy. Yan, ito po nagkakahalaga ng around 69 to 70 pesos per kilo dito sa Hanoi, Vietnam. At kitang-kita nyo naman, fresh na fresh. Parang nasabuyan pa ng tubig siguro, kaya may mamasa-masapa. At fresh from the farm, meron pang dahon. Kaya ito, isa sa napakalaki. Yan. Ang oy, oy, kung tawagin ang kanilang bayabas dito. Sa atin, bayabas na lang. So, sa mga bayabas dyan, oh, ito sa inyo, dito sa Hanoi. Libot pa tayo. Yan. So, ito naman po maliliit na to. Pinagtanong-tanong ko dito. Apple daw po ito. Green apple. Vietnamese green apples. Madalas po ito nila pinatutuyo. Meron pang red version nito. Pinatutuyo nila na parang dates. Tapos sinasahog nila sa kanilang mga lutong ulam. Ito naman, napakalaki ng makopa. Ang lalaki ng makopa nila dito. Pulang-pula. Mga masarap. At oh, meron pang star apple, kay mito. Bango din.
So, ito yung mga prutas nila dito. Nakakatuwang tignan kasi hitik na hitik. Ang kikinis ng mga balat, walang yung mga parang gasgas. Sakit. Hindi nila ugali dito yung kinukurot siguro kasi wala akong makitang mga pisil-pisil na may mga scar ng kuko. Nakaka-enjoy panoodin. Nakaka-enjoy dito. Masarap bulsa na lang. Yan, so meron tayong nakita dito. Paminta naman. Hindi ko alam kung bakit nila na ibebenta ito ng fresh na ganito. Kulay green pa yung paminta. Yan, so ito pa. Ito yung ano natin. Isa sa mga first time ko nakakita na napaka-unique na prutas. Kakaiba. Bilugan at parang may tinik-tinik. Tinanong ko, ang pangalan daw dito ay gak. Tapos nung ginugol natin, sweet gourd. Sweet gourd. Ito po ay ginagamit po nila pangpakulay, pang food coloring. Binibiyak po nila yan. Tapos yung pinaka-buto tsaka yung laman niya sa loob, kulay pula. So kumbaga sa atin, meron tayong atsuete. Ito, pag biniyak, ihahalo nila itong madalas sa kanin, sa biko, lalo na ngayong holiday season. Mahilig din sila sa sticky rice. Ginagamit nila ito para maging kulay red kasi yung color red, nagbibigay din po rin ng luck, yung swerte, sa, lalo na sa mga Chinese New Year. No? Ginagamit din nila yung mga mahilig din sila sa mapula. So dito, sa kanilang lunar year holiday, ginagamit nila sa paggawa ng biko na kulay pula. Nakakatuwa kasi ito ay ngayon lang ako nakakita ng ganitong prutas. Ewan ko kung meron sa Pilipinas nito. GAC, gak po akong tawagin. Sweet gourd sa English, according kay Google. Nagkakahalaga po ito ng $3 per kilo ngayong holiday season. Pero on normal days, $0.50. Parang around 27 pesos per kilo. Yan, nakakatuwa, ano? Nakilala po natin dito. Ano wala? Fam. Ah. Jay. Okay. Yeah? Yeah, si Fam po, siya po isa sa mga nagtitinda dito sa bangketa. Fam, nice to meet you, Fam. And this is kanilang dragon fruit. Napakalaki. Big. How much? Bye. It's around 162 pesos per kilo. Malaki po yung kanilang dragon fruit dito. So big. Big. Come on. Yan po. So, ito rin naman. Kakaiba rin. Ang aking napansin, ang laki po ng dalandan dito. So, mga ka-agri sa agri, sana matutunan natin someday kung paano nila napapalaki yung mga prutas dito. Yung suhang napakalaki kanina, itong dalandan, Ocean Tourist, napakalaki. Gayun din po ang kanilang mangga. Ang tataba. Sobrang sarap kagatin. At syempre, para din sa mga mahilig sa dragon fruit. Ayan. So, meron silang dalawang klase dito ngayon na dragon fruit. I'm sure mas marami pa. Ito po, siguro ito ba yung golden dragon fruit. At ito naman ang common na kinakain natin. Paborito ko ito. So, yan po. So, marami pa tayong i-explore dito sa Hanoi, Vietnam. Iba't ibang klaseng prutas. Iba dito, ipu-food trip natin, bibili kami. At para ma-describe ko sa inyo kung ano yung lasa. Lalong-lalo na yung curious ako doon sa suha na kulay pula. At habang-bango nun. Etong aking napansin din, etong kakaiba, ang bango. Ito po ay suha. So kulay pula na suha. Bibili po tayo nito para matikman. Mamaya sa bahay. Ang bango-bango. So ngayon lang po ako nakakita ng suha na kulay pula. So grabe sa laki. Kitang-kita nyo naman. Malaki pa sa ulo ko. Napakalaki nitong suha na ito. Ito din po ay hindi rin daw nila madalas kainin dahil ino-offer lang din po nila sa altar. Pero gusto ko sanang tikman. Hopefully makabili tayo nito na isa. Para buksan at hindi tayo maka-offend ng mga taga rito na hindi na nila daw kinakain dahil ino-offer na lang po nila sa kanilang altar. Ang bango din.
Paano kaya nila nagagawa dito sa Vietnam na yung papaya at mga suwa nasa ganitong paso, ang lalaki ng bunga. Napakalaki po ng pakwan dito at napakabigat. Ayan, ganyan kalaki. So, grabe po ang laki ng pakwan. Ito po talagang special ngayong lunar year. Iba't ibang klaseng pruta. So, parang napansin ko, katulad din sa kultura natin na mahilig sa mga bilog at mga prutas pag New Year, parang nung mga Chinese, ganun din po sa kanilang kultura. Mas marami pong prutas, mas maganda, at mas napakalaki. Ang laki. Isa po sa ating mga pinakanakamanghaan, ito pong prutas na ito. Ngayon lang po ako nakakita nito. Tawag po nila dito ay Buddha's Palm. So parang kamay po daw ni Buddha. At ito po, hindi po nila kinakain. Nilalagay lang daw po nila to sa altar. Parang ino-offer po nila sa kanilang altar at hindi na po nila tinitikman. Parang siguro may halin tulad ko to sa hybrid na balimbing. Yan. Kakaiba po talaga yung itsura niya. Oh. Ayan, so ito po yung isang gabi, nakita natin yung Buddha's hand, Buddha's palm, yung tawagin. Napakalaki niya. So, yan, nabanggit ko na po nung isang gabi na hindi po ito kinakain, nalagay po lang nila sa kanilang altar. Yan, pero nakaka-curious kung ano kaya ang lasa nito. Ang lalaki. So, nag-iingat po tayo pala dito sa Vietnam pag dumalaw din kayo. Hindi po dapat natin basta-basta hinahawakan tsaka inaamoy yung mga prutas dito kasi yung iba dito parang sacred sa kanila, lalo na yung Buddha's palm and other fruits. Kasi ilalagay daw nila sa altar, hindi mo dapat pwedeng amuyin o parang nade-desecrate. So yung mga atis nila. Can I touch? Or nababastos yung prutas or pag hinawakan mo, inamoy mo, bilhin mo na lang. Kasi para sa kanila yun, parang na-consume mo na yung spirit or na-consume mo na yung fruit. So dito naman tayo sa saging stall. Yeah, can touch, cannot just see. Yep. Kaya ngayon, iwas na akong hawakan si Tao kanina. Pero enjoy, ang dami. So marami din po ditong prutas sa Vietnam na kamukha ng nasa Pilipinas pero it's either mas malaki or mas maliit, pero ang pinaka napansin ko talagang mas fresh po yung mga prutas na binibenta nila dito, tapos yung mga parang malapit ng ma-overripe talagang dinidiscard na nila at hindi na nila ibibenta. Kaya palagi pag pumupunta kayo sa mga fruit stalls nila kahit sa mga bangketa, mukhang fresh na fresh yung mga prutas, kaya nakakatuwang mamili. So that's all po mga ka-agri. Isa lang naman pong episode ng mga adventure natin dito sa Hanoi, Vietnam. Marami po tayong makikita, matitikman dito sa mga prutas overload natin. Nawa po ay na-excite kayo, nakakita kayo ng ito, and hopefully no, may mga kaalaman tayong matutunan dito, makakilala tayo ng mga farmers na willing din mag-share dito sa Vietnam. Medyo challenge lang po ang kanilang lengguwahe, pero hopefully magbigay din sila ng sharing. And hopefully, makapagbigay din sila ng kaalaman kung paano nila napalaki ang mga suha at mga pakwan na ganyan. Kaya, agree sa agree!